Magandang araw at ngayon ay Sabado. Ipapasilip lang natin yung ating alagang manok, broiler. Meron tayong 100 heads na broiler na sarili nating alaga at meron tayong paalaga na 100 heads din. So, 2 days old pa lang sila ngayon. Friday nang dumating, Friday at Saturday, so 2 days old. Bukas, pang 3 days sila, magbabakuna tayo. So, pasilip natin. Yan. Ito yung ating poultry. Ito yung ating sisig. 100 heads. Yan ang tubig nila. Yan ang pakainan nila. So, ang gamit naman nating patuka dito is ito. Integra 1 ng BMEG. So, subukan na tong Integra 1 na pagkaganda. Kaso medyo tumaas. Kasi dati nung nagpaalaga tayo, ang gamit natin, nagsubok din tayo ng mas na iba't ibang brand. So, ito ang nagustuhan natin. Probiotics ka dito. So, ito yung pasilit natin sa ating broiler na 100 heads. Bali, ang atin ay meron tayong 200 heads lahat-lahat. 100 ang paalaga natin at saka 100 ang alaga natin. Naka-schedule na ito ng may buyer na to. Ang inuna kasi natin muna ay yung buyer. Mahirap kasi yung kagaya nung nangyari sa akin last time na nagpaalaga ako ng 100 heads. Wala akong buyer. Doon ako nahirapan. So, maghanap. May gulay ka na, may baboy ka pa. Tapos, naghahanap ka pa ng buyer. I-100 na nga, nahirapan ka pa maghanap ng buyer. Dahil tumal nung panahon na yun. So, bukas mag-ano tayo? Magbabakuna tayo ng B1. First bakuna nila, 3 days. 3 days old. Pwede namang 1 day old. Pero mas prepare natin yung 3 days para kasama yung isa na 5 days. May 5 days old ako kasi nung Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. 6 days old yung isa. So, isasabay natin siya ng bakuna. So, 200 heads ang babakunahan natin ng B1. So, nagko-cost lang tayo ng per head na 1 peso na higit. Dahil 280 ang bili natin ng bakuna. So, 1 peso. 1 peso mahigit lang. 140. 1.40 per head ang magagastos natin sa isa. So, hindi na masama yun. So, 140 plus 140. Dahil dalawang lasota yan. Dalawang yung booster at saka yung B1 plus yung gumboro. So, gagastos tayo ng almost 6 pesos per head. Yun ang computation ko. Hindi na mabigat. Siya, kung siya naman na ay protektado. Kasi nangyari sa akin last time nung nagpaalaga ako. Pangalawang paalaga ko, ang dami sa akin namatay. So, ang natamaan kasi noon is yung dalawa kasi pinalagaan kong 50, tig 50 sila dahil maliliit yung kulungan nila. Gustong kumita, may budget. Ipinalaga natin. Yung isa, nagkaroon ng pisik, nagkaroon ng sipon, yun ang inaanuhan ng B1. Saka yung mas malala doon, yung mga microplasma. So, pag nagkasakit ng manok, ay talagang bansot na yan. Plus, yung ano ko pa, naranasan ko yung gumboro, yung laylay pakpak, kung tawagin. Yun, gumboro yun. So, yun ang gumboro pag malalaki na kasi. Kaya, umabot ako ng yung 50 heads na pinalagaan ko sa isang tao. Kulang 15 ang namatay. So, nahilahan tayo ng kulang 1,000 doon. So, ayoko nang maulit yon. So, kaya magkailangan natin mag-vaccine para manigurado. Ngayon, startin lang natin to sa ating pag-journey sa pagmamanok. Dahil alam naman, pinag-aaralan naman natin lahat ng ano eh, ang mga kailangan natin sa pagmamanok. So, wala tayong vitamins today sa gabi.
sa umaga lang tayo naglalagay ng vitamins yan. Tapos yan ang patukaan natin. 100 watts yung ating ilaw. So itong sukat ng ating ano is 10 by 8. So 80 square meter is square feet. Kung iaano natin sa standard, ito ay dapat ay 80 heads lang. So hindi naman natin iaano sa standard dahil malamig ngayon. Malamig yung panahon. So lulusot na dito yung 100 heads. Sa susunod, mag-extend tayo sa pagkanto. Ito pala yung ating silihan. Yung ating silihan. Dito dito natin pinayok. Ayan yung ating silihan. Pangit na, di ba? Kaya hindi na natin inasikaso. Pagpapalitan natin ang tanim yan habang hindi pa natin in-extend yung ating. Masyado lang tayong busy dahil may nakapokus ngayon tayo sa talong. Nakapokus ngayon tayo sa baboy. Nakapokus tayo sa manok. Diba? So hanggang dito lang at pasilip natin para bukas tayo magbabakuna, mag-ano rin tayo, magbibideo rin tayo tomorrow para sa bakuna ng B1 vaccine. So goodbye.